Game day na nga bukas ni Nakai Soto at ng Adelaide 36ers laban sa Phoenix Suns at ito ang araw na inaabangan natin dahil masusubukan si Nakai Soto at ang Adelaide 36ers laban sa isang NBA basketball team. Dito rin natin makikita at malalaman kung malayo ba o hindi ang agwat sa pagitan ng isang NBL basketball team kumpara sa isang NBA basketball team. Isa itong pagkakataon para kay Kai Soto na maglaro sa isang official NBA basketball court at sa isang official basketball game laban sa isang bigating team dito sa NBA. At merong mga NBA scouts ang magkaka-interes sa laro ng dalawang teams na ito dahil titignan nila kung meron ba sa mga players ng Adelaide 36ers ang pwedeng maging isang NBA player at nakakasabay sa galing ng mga players ng Phoenix Suns. Ito na nga ang tamang pagkakataon para kay Kai Soto na ipakita ang kanyang pinaka-best game laban sa isa sa mga magagaling na sentro ngayon dito sa NBA na si DeAndre Ayton. At kung magawa ni Kai na masabayan si DeAndre Ayton sa loob ng basketball court, mapa-opensa at depensa ay pwedeng magka-interes sa kanya ang mga NBA teams. Mukhang hindi magpapabayan naman ang Phoenix Suns dahil na rin sa naging maganda ang simula ng Adelaide 36ers sa kanilang US basketball game at sa una nilang laro ay nagawa nilang manalo laban sa overtime elite na kung saan isa ito sa bagong NBA pathway para sa mga top NBA prospects na gusto agad kumita habang hinihintay na maging eligible sa NBA draft. Kung matatandaan natin ay isa rin sana sa miyembro ngayon ng overtime elite itong si LeBron Lopez pero hindi niya tinuloy ang pagpunta sa US at sayang ang pagkakataon na ito dahil na rin sa mas lumakas pa sana siya sa ngayon at may pagkakataon sana siyang mapabilang sa mga NBA prospects na may pag-asang madraft sa 2023. Konting update naman tayo sa PBA at tuloy-tuloy pa rin ang panalo ng Bay Area Dragons. Nakalaban nila ang Phoenix Super LPG at nagawa pa ng Phoenix Super LPG na tampakan ang Bay Area Dragons pero sa isang saglit lang ay nabura agad ang kalamangan ng Phoenix Super LPG dahil na rin sa galing ng mga players ng Bay Area Dragons at maging itong si Coach Brian Gurjan ay nakapag-adjust kaagad sa laro kaya naman nakahabol ang kanyang team. Kitang-kita na mabilis mag-react ang Bay Area Dragons sa sitwasyon ng kanilang team sa laro at nagagawa nilang baguhin ang takbo ng laro sa tulong na rin ni Coach Brian Gurjan. Isa nga ang Bay Area Dragons sa nagiging paboritong team ng Filipino basketball fans dito sa PBA dahil na rin sa bago ang team na ito kahit na isa lamang sila ang guest team pero pwede rin silang magkampyon at sawa na rin ang mga Filipino basketball fans sa mga teams na palaging naghaharap sa PBA Finals.